Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Siya nga pala, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin sa channel na ito. Maraming maraming salamat. Magandang araw o gabi sa iyo, Boss Alex, pati na rin sa lahat ng masugid na tagapakinig sa programang ito. Ako nga pala si Puloy, matagal nyo ng taga-subaybay at ang mga kwento nyo po ay ginawa ko ng pampatulog. Pati mga kapitbahay namin ay nakikinig na rin sa programa mo. Nais ko rin po sanang ibahagi sa inyo ang aming nakakatakot na karanasan sa aswang. Nangyari matagal ng panahon ang nakalipas at kung hindi ako nagkakamali, nasa grade 6 ako nito. Nakatira kami sa isang lugar sakop ng Zamboanga del Norte. Yung baryo namin, malapit na ito sa bukid. Kung tutuusin, talagang paana na siya ng bundok. Sobrang tahimik ng lugar pagkat malalayo ang mga kapitbahay. Malayo rin yung pinapasukan naming paaralan. Ang hanap buhay ng mga tao sa lugar, madalas ay pagsasaka. Isa na nga rito ang aming pamilya. Pagtatanim ng mais, nangongopra at kung ano-ano pa. Pero kahit ganun lang, simple, masaya naman kami. Mayroon akong kababata na kaklase ko rin sa paaralan. Siya si Warlito, ang matalik kong kaibigan. Sila ang pinakamalapit naming kapitbahay. Pero kung tutuusin, malayo ang kanila kasi sa tawid pa ng ilog. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mula sa amin papunta sa bahay ng kaibigan ko, nasa mga kalahating kilometro o mahigit pa. Kapag walang pasok sa paaralan, lagi kaming magkasama ni Warlito at doon nagkikita sa may ilog. Naglalaro ng jolen, yung gulong ng bisikleta, lastiko at kung ano-ano pa. Kung minsan, nanguhuli rin kami ng isda na nilalagay naman sa ginawang aquarium sa lupa. Iba-ibang trip lang, kung minsan naman nangunguha rin ng mga prutas na tanim ng iba. Sa hapon naman, kapag uwian na sa paaralan, naghahanap din kami ng mga gagamba sa daan, kaya may mga pagkakataon na madilim nang nakakauwi sa mga bahay namin. Matitigas din ang ulo kung kaya madalas ay palo ang inaabot pag uwi ng bahay. Ang tatay ko noon ay mahilig sa manok panabong. Ganon din ang tatay ng kaibigan kong si Warlito. Pagdating sa mga bagay na ganyan, sabong-sabong paaway ng manok, pareho kami ng kaibigan ko na hindi nagpapatalo. Siyempre mga bata pa kaya ganon. Warlito, yung manok ng tatay ko grabe katapang. Patay lahat ng kalaban sa sabungan. Kaya yung ulam namin nung isang araw umabot ng isang buwan. Dami kasi bihag dala ni Papa. Ha? Ay grabe pala ang manok nyo. Yung ulam abot isang buwan. Pero wala yan sa manok ng Papa ko. Kapag pupunta siya ng sabungan, hindi natutuloy yung mga laban. Umuwi yung mga tao. Ha? Bakit? Kasi makita pa lang ng ibang manok yung manok ni Papa. Nanginginig na yung ibang manok. Pinagpapawisan. Minsan yung iba hinihimatay talaga kaya umuwi na lang din si Papa ko sa amin. Naawa raw siya sa ibang mga manok. Kaya yun, wala kaming ulam. Wala man bihag. Ganun ba? Malalakas talaga ang mga manok ng tatay natin, oh. Oo, Warlito. Ano kaya kung isabong natin para magkaalaman na kung sino talagang pinakamagaling? O sige ba? Basta walang sisiyan ha? Magkaibigan pa rin tayo. Ganun na nga, kanya-kanyang payabangan. Yung mga magulang naman namin, sir, mas pinapayagan pa kami na mga manok lang ang lalaruin dahil ito ay ligtas. Yung gagamba raw kasi, hahanapin mo pa sa mga kakahuyan at mga damuhan kung saan
malayo sa mga tao. Baka mamaya, sabi nila, sinlaki namin yung gagamba. O ibig sabihin ay, baka aswang na ang makita namin sa mga kakahuyan. Yun ang laging pananakot ng aming mga magulang. Kaya kaming dalawa ng kaibigan ko noon, puro manok lang talaga ang inaatupag. Kapag pupunta ng sapa kasi nga doon kami nagkikita, daladala rin namin yung aming mga manok na panabong. Kung baga, ginawa naming pet yung manok. Kapag pupunta ako ng sapa, kapag pinapakawalan ko yung aking manok sa lupa, sumusunod siya sa akin kahit nakatali. Parang aso na rin ang loko. Mula sa bahay ng kaibigan kong si Warlito, bandang unahan nun siguro, mga 1 kilometro, may malawak na kamaisan. Ang gitnang bahagi nito ay may kakahuyan at doon nakatira o nakatayo ang bahay nung nagmamay-ari ng maisan. Natatandaan ko pa nung ako'y bata pa lang, ang laging paalala ng aming mga magulang huwag daw pupunta sa lugar na yon dahil maraming ahas na lumilipad. Siyempre dahil bata lang, natakot din talaga. Pero habang tumatagal, lumilipas ang panahon, nasabi namin na pananakot lang yon ng aming mga magulang kasi diba, may ahas bang lumilipad? Kalukuhan. Pero ang tinutukoy pala nila nun, hindi ahas kundi aswang. May mga tao rin kaming nakikita kapag anihan ng mais sa lugar na tinutukoy nila kaya malabo yung sinasabi nilang may aswang daw doon. Although may mga naririnig kaming napapadaan, pero niminsan hindi pa talaga nakakita ng aswang. Ang paniwala namin ng mga kaibigan ko noon, umiiral ang mga ganyan pero sa malalayo. Doon sa kamaisan, pananakot lang ng aming mga magulang siguro kasi baka mapagkamalan kaming magnanakaw kapag doon kami maghahanap ng gagamba. Isang araw, alauna ng hapon at araw ng Sabado yon, gaya ng dati, nagkita kami ng kaibigan kong si Warlito sa ilog, bit-bit ang aking manok. Dumiretso kami sa bahay nila at doon nagpasabong. Maya-maya nun, dumaan ang may-ari ng kamaisan kasama ang anak nitong medyo bata ng konti sa amin. Ito yung kamaisan na sinasabi nilang may ahas daw na lumilipad o may aswang. Nakita nila kaming nagpasabong ng manok kaya lumapit yung mag-ama. Tapos, nanood. Nalaman namin na mahilig din pala sila sa manok. Naging kaibigan namin si Dodong. Mabait naman ito pero yung tatay niya, hindi gaanong nagsasalita. Tumitingin lang sa amin tapos ngumingiti. Yun bang masayang nakikita kaming nagpapaaway ng manok? Simula nun Boss Alex, lagi na kaming magkakasamang tatlo sa ilog. Kung minsan, sa bahay namin kami naglalaro. Nakapunta na rin kami sa bahay nila Dodong pero madalas doon kami kinawarlito. Sabi naman ng mga magulang ko, iwasan daw namin ang magpunta sa bahay nila Dodong dahil may aswang daw na nakatira sa lugar na yon. Sabi ko naman kina Papa, hindi naman siguro totoo yon kasi mabait naman sa amin ang pamilya nila Dodong. Fast forward po tayo. Buwan na ng Mayo noon, bakasyon kaya walang paso. Usong-uso ang gagamba ng mga panahon na yon. Kaya kaming tatlo ng aking mga kaibigan, magkakasama minsan na naghahanap sa ilog. Isang hapon, mga 2:00 pasado na noon, sa bahay kami nila Warlito. Tulad ng dating nakagawian, nagpapasabong kami ng manok. Maya-maya noon, sabi ng kaibigan naming si Dodong, pupunta kami sa bahay nila at ipasabong din yung manok ng tatay niya sa manok namin. Kaya ayon, pumunta naman kami. Pagdating namin doon, wala ang tatay ni Dodong kung kaya kami-kami lang ang nagpasabong. Yung tatay niya kasi ng mga oras na yon, andun pa sa taniman nila. Pagkatapos noon, dahil usong-uso ang gagamba, sabi ni Dodong, Warlito, Luy, hanap muna tayo ng gagamba. Maraming bantalaan doon banda sa unahan. Marami rin yan sa kamaisan kasi kakaani lang. O heto, tignan niyo yung pusporo ko. Hala Warlito, ang dami nga oh. Mga bantalaan pa, matatapang yan. Hanap muna tayo bago uuwi.
Oo, sigiloy. Sagot ni Warlito. Kaya ayon, naghanap na lang muna kami. Sa mga hindi nakakaalam, ang bantalaan po ay isang uri ng gagamba na may kulay itim na tuldok sa gitna ng tiyan nito sa likod. At yun na nga, dala ng kasabikan, pumayag kami ni Warlito na maghanap muna ng gagamba pero sabi namin kay Dodong, hindi kami magpapagabi masyado. Yung bantalaan kasi, malakas na uri ng gagamba. Kaya habang maliwanag pa nun, dali-dali na kaming bumalik ni Warlito sa bahay nila at gumawa ng sulo sa bote kasi may mga krudo sila. Si Dodong naman, nagpaiwan sa kanila kasi magpapakain pa ng manok. Yung mga alaga naman namin, iniwan muna kina Dodong. Tinali lang sa gilid ng puno at kasama ng pinakain. Pagdating sa bahay nila Warlito, sabi ko sa kanya, Warlito, ang bubo naman natin, oh! Ha? Bakit naman? Baka ikaw lang. Hindi, dalawa tayo. Eh kasi, dapat pala dinala na lang natin yung mga manok dito sa inyo. Babalik din naman pala tayo rito. Nakuloy, utak ba? Bakit naman? Eh, libre na hapunan ng manok natin dun. Pangderbi yung pagkain ng tatay niya. Eh akin dito bigas mais lang eh. Ay oo nga no, ang bubo ko. Kaya bilib talaga ako sa iyo Warlito. Ang taba ng utak mo. O yan, tapos na tayo. Tara na. Magtatakip silim na nung naglalakad kami pabalik kina Dodong. Pagdating namin sa kanila, gulat na gulat kami kasi galit na galit ang tatay niya. Ewan ko ba sir paano nangyari, basta yung mga manok namin ni Warlito nakawala at pinagtutulungang gulpihin yung manok ng tatay ni Dodong. Buti na lang naabutan dahil kung hindi baka namatay na yung manok nila. Hindi na kasi ito makatayo at dumudugo pa ang isang mata. Wala si Dodong noon kasi kinuha niya yung kalabaw nila. Yung tatay pa niya mismo ang nakakita na nag-aaway ang mga manok. Pagdating ni Dodong, pinagalitan ito ng tatay niya. Si Dodong naman parang napahiya. Nang dahil sa nangyari, nagpaalam na lang kami sa kanya na uuwi na at sa susunod na lang maghahanap ng mga gagamba. Parang nagilty rin kami ni Warlito kasi yung mga manok namin sir hindi nag-aaway bagkus. Pinagtutulungan ng dalawa yung manok nila Dodong. At yun na nga, habang naglalakad naghahanap pa rin naman kami ng gagamba kasi kamaisan yung daanan namin pauwi. Di rin nabigo gawa ng kahit papano ay nakakuha kami ng bantalaan. Kinabukasan nun, nagkita kaming tatlo ng mga kaibigan ko sa ilog. Sabi ni Dodong, wag na raw kaming bumalik pa sa kanila kasi namatay daw talaga yung manok ng tatay nila. Dahil sa nangyari ay galit na galit daw yung tatay niya sa kanya, lalong-lalo na sa aming dalawa ni Warlito. Pero ang hindi namin malilimutang sinabi ni Dodong, wag na raw kaming maghanap ng gagamba banda sa kanila, lalong-lalo na kapag gabi kasi iba pag magalit ang tatay nila. Nakakatakot. Nung tinanong namin kung bakit, ang sagot lang niya ay basta, huwag kaming lumapit doon baka kung ano pa ang aming makita. Sa narinig namin, nagkatinginan kami ni Warlito. Siyempre natakot kasi nga, baka kung anong gawin ng tatay niya sa amin. Na baka, totoo yung pananakot sa aming mga magulang noon na may aswang na nakatira roon. Walang iba kundi, baka ang tatay ni Dodong. Kaya simula nun, hindi na talaga kami lumalapit pa dun banda sa kanila. Sinikreto na lang namin ang pangyayaring yon, lalong-lalo na yung tungkol sa manok nila Dodong na pinatay ng aming manok. Kasi paniguradong kastigo na naman ang aabuti namin sa aming mga magulang pag nalaman nila yon. Sa mga sumunod na gabi, tandang-tanda ko pa, sobrang liwanag ng buwan ng gabi na yon. Siguro kung hindi ako nagkakamali, mag-iisang linggo na simula nung namatay yung manok nila Dodong. Nakahiga na kami nun sa kwarto para matulog. Pagpatak ng mga alas 10 ng gabi, may narinig kaming huni ng aswang sa likod ng bahay.
Unang beses kong makarinig ng ganung huni kung kaya talagang kinilabutan ako. Yung tatay at nanay ko, sumenyas na huwag maingay sa pamamagitan ng paglagay ng hintuturo sa ilong. Siyempre, mas lalo kaming natakot. Naghanap ng butas ang aking tatay sa dingding at nagmasid siya sa likod ng bahay. Ako naman, umuesto dun sa maliit na butas sa gilid lang ng aking hinihigaan at pinagmamasdan ko rin yung bahagi ng likod ng bahay namin kung saan nagmumula yung huni ng aswang. Makalipas pa ang ilang minuto, tumahol yung aming aso. Nung tinignan ko siya, nakatingala ito sa puno ng nyog. Maya-maya nun, sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, kitang-kita namin nila Papa ang isang nilalang na parang malaking ibon na nooy gumagapang pababa sa lupa mula sa puno ng nyog. Yung aso namin, bigla itong kumaripas ng takbo papunta ng silong. Kung kanina'y tumatahol siya, napalitan yun ng pag-iyak na parang takot na takot. Hanggang ilang sandali pa, bigla na lang may dumakmal sa alaga naming manok panabong. Dalawang alaga namin ang pinatay na hindi man lang nakalikha ng ingay, pero yung isa, narinig namin ang pakpak niya na parang nangingisay kung kaya doon na napasigaw si Papa. Dali-dali niyang kinuha ang itak, lumabas ng bahay at tumakbo papunta sa likod, ngunit hindi niya naabutan ang aswang. Sa isang iglap ay bigla na lang itong nawala. Kinabukasan, nung magkita kami ni Warlito, ganun din pala ang nangyari sa kanila, pinatay yung mga manok nila. Pero hindi nila napansin yon kasi hindi naman daw nag-ingay yung kanilang aso. Nagulantang na lang sila dahil pagkaumaga ay ubus ang mga panabong na manok nila. Mabilis kumalat ang balitang yon, ngunit walang nakaalam kung sino ang aswang na pumatay sa mga manok panabong. Pero kami ng kaibigan kong si Warlito, ang duda namin, walang ibang gumawa nun kundi yung mismong tatay ng kaibigan naming si Dodong, kasi nga, diba, namatay yung isang alagang manok niyang panabong dahil ginulpi ng manok namin. Naghiganti siguro kasi nga, galit na galit. Pero sobra naman kung siya nga ang may gawa dahil ilang manok talaga ang pinatay niya. Subalit ang lahat ng yon, Boss Alex, ay duda lang naman kasi kahit ako, hindi ko naman talaga kilala kung sino ang aswang na yon. Kaya ang pangyayaring yon ay hinayaan na lang kasi wala namang makapagturo. Si Dodong naman huling nakausap namin, ang sabi niya pinagbawalan na raw siya ng kanyang tatay na gumala. Yun na ang huling pag-uusap namin at simula nun, hindi na talaga siya nakikipaglaro pa. Gumagala pa rin naman at kung minsan, nakikita namin siya sa kanilang maisan, ngunit hindi na talaga lumalapit o nakikipag-usap pa sa amin ni Warlito hanggang umalis na lang sila sa lugar. Magpasa hanggang ngayon, hindi na talaga kami nagkita. Hindi na kailanman nakausap ang kaibigan naming si Dodong. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, Puloy ng Zamboanga del Norte. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman tayo sa ating channel membership shoutouts. Binabati ko unang-una sa nag-renew ng kanyang badge si Mama Bayot Narakista Vlogs. Ayan, maraming salamat.
Kay Lavi Del Rey na 12 months member na or 1 year. Ganon din kay Rex Tubio, kay Jun Santoyo na 7 months member na. Kay Darlene Kabatua na 16 months member, Rose Olalia 11 months member, kay Milagrosa Luke. Kay Wilma Tambuyat na 14 months member na, kay Aida Ayrer 6 months member. Kay Juvie Rinancia na 1 month member na, Arlene Tan 1 month, kay Farmer Nurshen 5 months member na. Kay Story Hikes of Totski na 5 months member na rin, Joyce Panes 1 month. Kay Unik Saino 8 months member na, Angie Kitahara 2 months, kay LCD Acosta na 13 months member na, ganun din kay Johnny Linbio. Kay Burns A na 14 months member na, Jovi Taghap 12 months, kay Bisaya Single Vlogger 6 months. Kay Jiner Cese 7 months member na, Christine Olzon 17 months member na. Kay K-Hope Riker 15 months, kay Angel Esmeres 17 months. Last but not the least, kay Madam Miss Puerto na 17 months member na rin. Ayun, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa ating munting channel. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyong lahat. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang shoutout lang po tayo mga igan. Binabati ko unang-una si Madam Christy Harm ng Germany. Ayan, regards sa whole family ni mo sir. Ayan, sa iyo din ma'am. Regards dyan, ingat-ingat lagi. Kay Aya Flores, Jude's Evening Star, ayan, kay Lizzie Lizzie, hello Sir Lex Guapo, ayan, shoutout naman po, more power sa channel and God bless. Kay Cherry Kobe, Mary Gyanga, ayan, hello, Sir Alex, good morning, Merry Christmas, and hello sa lahat, God bless always. Hello din sa family ko sa Bulacan, Merry Merry Christmas, ayan, from Mary Gyanga. Kay Ricky Kang, watch out, ayan, good morning to you Nonoy Alex, from City of Love, Iloilo, ayan. Kamusta ka muda, ano, Ricky Kang, no? Damo gid nga salamat sa pagpaminaw diri sa aton nga programa. Kay German Marasigan, kay James Caisalon ng Cebu, Susan De Los Santos, have a blessed morning, ayan, or have a blessed morning Sir Alex. Kay Arlene Besa, wow, ganda ng kwento boss, maayo aga halin sa pungsod sang Singapura, ayan amping tanan, from Arlene Besa. Kay Aris Nuez, sabi niya shoutout, ganda ng kwento sir, ayan maraming salamat sir, Aris Nuez. Last but not the least, kay Madam Maricel Caramansion, ayan good afternoon Kuya Alex, pa-shoutout naman po. Thanks and keep safe, always God bless, ayan sige ma'am. Maricel Caramansion. At sa mga silent listener, ganun din po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.